Hello, hello everyone. It's me again, Mal Cuisine. Today I'm going to share something na baka pwedeng makatulong sa mga manood na sa aking channel. Ito po, natanggap ko na yung binili ko sa online, Shopee ko po. At ito yung nabili ko na tinanggal ko. At ipapakita ko sa inyo at kung ano ang maituturong ito sa makapanood ng aking channel. Ang nagdala ay J&T Express. At ito po yung binili ko sa online. Ang tawag po dito sa Chinese ay Tung Shueh Pills. Pero ito po ay Chinese Herbal Medicine. At may pangalan siya ang cow's head kasi may brand na cow's head. Pero hindi po ito galing sa cow's head. Tung Shueh Pills po ito ng Chinese Herbal Medicine. Ang nabasa ko dito po ay made in Hong Kong. Yan. Kaya po ito, Chinese Herbal Medicine. Kaya po nalaman ko ang tungkol dito ay last year po, mga 1.5 years ago na pala. Yung pong isawa ko, meron siyang gout sa paa dito sa may bukong-bukong na namamagana. At pinapailong ko siya ng gamot, yung painkiller. Pero hindi siya niigay. Kaya isang beses napunta ako dun sa Chinese store dun sa Pasig. Kasi sa Pasig ako natatrabaho. Eh, yung Chinese store dun, naging kaibigan ko siya kasi lagi ako bumibili sa kanya ng vitamin E tsaka vitamin C. Lagi ako bumibili doon. Kaya ang dami niyang tindang iba-iba. May Chinese medicine, may mga herbal, iba klase. At yun, naisipan kong itanong sa kanya kasi hindi rin ako mapakali doon sa yung asawa ko ay may gout. Pinapatingin ko naman sa doktor, pinainom na ng mga gamot. Pero hindi pa rin siya umiigil. Naka 2 weeks na siguro, hindi na siya makalakad. Kaya naisipan kong tanungin yung nagtitinda roon sa drugstore na iyon. Malaki din naman siya yung drugstore. Sabi ko, meron ka bang yung gamot sa gout? Baka meron ka dyan. At tapos, meron ate, ang dami nga bumibiling ito eh. Mabiling-mabili ito sa amin. Ito Chinese medicine, sabi niya. Di, patingin nga, naipakita niya sa akin. At sabi niya, try mo, sabi niya. Gagaling yung asawa mo. Kaya po nalaman ko ang tungkol dito sa Tung Shueh Pills. So, bumili po ako. Sabi ko, itatry ko sa asawa ko. At ang bili ko pa sa kanya dati ay 140. So, kasi 1.5 years ago na, natagal na. So, yun, bumili ako. Nag-pray na lang ako na sana, bumaling na yung asawa ko dito. Sabi naman niya, daming bumibili. Mabiling-mabili ito sa kanya. Talagang na-assure niya sa akin na nagagaling yung gout ng asawa ko kasi puro may gout sa mga bumibili sa kanya nito. So, nung umuwi na ako, binigay ko na sa asawa ko. Kasi nandun siya sa taas kasi hindi nga siya nakakalakad. Sabi ko, pagkakain, kumain ito. Pero pwede naman daw po itong inumin before meal or after meal. So, pero ang ginawa ko, pinakain ko muna yung asawa ko at binigyan ko nito. At 2 times a day ko muna siya. O sa umaga at isa sa gabi. 4 pills, bali. Papakita ko na. So, titignan po natin ang loob ng Tung Shueh Pills sa Chinese. Sa Tagalog, hindi ko po alam. At ito na po siya. Ang dami po niyang laman. Ito po siya. Dalawa po siyang dalawa. Bali, ang laman, 20 pills po. Pero, sa isang putas, 2 tablets ang nakalagay. So parang siya, bilog-bilog po siya. Yan po yun. At sabi po nung nabilhan ko, ang ipapainom itong dalawang ito. Yan. So pagdating ko, pagkakain ng asawa ko, pinainom ko na siya. Tapos gabi yun. Tapos sabi ko umaga, minom din. So
Kinabukasan, pumasok po ako. Sabi ko, ngayon siya sa umaga at saka sa gabi. So, pumasok na po ako at nung gabing pag-uwi po naman kinabukasan, ano, tinanong ko siya, ano, kumusta yung, para daw medyo tumalab, parang medyo nakalakad siya ng konti. So, di, at after nung pumasok na uli ako kinabukasan, ano, di naka 2 days na po siyang nakainom, aba, nakakalakad na siya. Sabi ko, oh, para pong walang nangyari, ano na siya, nakalakad. Samantalang yung kanyang dog ay maga-maga po dito siya nga ay bukong-bukong. Kaya sabi ko, tapos noon, di 3 days, 4 days, ayun, nawala na. Kaya sabi ko, abo, nakakagaling nga. Kaya tama ang sabi noong magtitinda ro sa Chinese store. Kaya sabi ko, malaking tulong ito sa asawa ko. Pero ano po, ano, pag lang nagkakaroon siya ng gout, tsaka po lang siya umiinom. Pero sabi po nung magtitinda, yung may-ari ng tindahan na pwede naman daw everyday maintenance. Pero ang ginagawa ko po ay ano lang, pag lang masakit, eh pag ano, ang nangyayari ngayon, bihira na siyang sumakit. Kaya bumili lang ako nito ngayon kasi pang stock po pagka bawag, bigla pong sumakit. Pero hindi naman po sumasakit palagi. Noon lang nangyari na talagang maga-maga na hindi maiwasang hindi, no. Sabagay, ito po naman ay herbal at ano po, yung siguradong gumaling po yung asawa ko. Tapos ngayon po, yung nagpunta ko dun sa Patunhay, yung po sa amin, doon ako sa pinanganak ko, eh yung tito ko, ano, may ganun din. Eh di, noong time na yun, may dala ko sa bag ko. Ang ginawa ko, binigay ko po sa kanya ito. Tapos, sabi ko, ganun ang pag-inom. Dalawang butas, tabletas. Tapos, di, binigay ko siya, tuwan-tuwa siya. Di, pagkatapos nun, kinamusta ko siya after 3 days. Sabi, naku, tuwan-tuwa. At binabalita po sa akin na gumaling na siya. Sabi, ayun, simula noon, pag meron na siyang gout, nagpapabili na siya yung tito ko. Tapos, ito naman tito ko, pag merong ano siya, anong nangyari? Ano, yung pag binalita pa niya dun sa iba niyang mga kaibigan, kaya pag ano, palagi ako bumibili nung ganito, binibili ko nila sa party kasi yun lang alam kong pwedeng bilhan. Kaya ano, marami na akong naibili ng di oras. Tapos may kwento pa po ako dun sa office namin. Meron din akong, meron yung kasilera ng aming office ng ibang brands. Ano, iika-ika siya. Nandun kami sa CR, nakikita kami sa CR. Kasi malapit lang yung CR doon. Pag maghugas kami ng pinggan, pagkakain namin, nandun siya, masakit daw yung paa niya. Tapos sabi ko, i-try mo yung itong ang cow's head. Sabi ko, doon ka pumili rin sa drugstore na iyon. Tapos, di ano siya, dahil masakit, bumili nga siya. Di ano, after 2 days, 3 days, ano, nakita na naman kami at tuwa-tuwa siya sa akin. Nagpasalamat pa siya dahil ano, gumaling daw yung kanyang pamamaganon sa may bukong-bukong. Gout yata yun o arthritis, pero basta gumaling siya. Tapos yun, ngayon, ang nangyari naman sa kanya, doon, ipinamalita niya doon sa kanyang lugar. Kaya, ang dami na rin nagpapabili sa kanya. Kaya, ito po yung na-share ko lang po sa inyo sa mga manonood nito na kung meron kayong gout. Kasi, yun po ang asawa ko, gumaling talaga. At marami pa akong napagsabihan, gumaling din sila. Kaya hanggang ngayon, pag ano, nagpapabili sila sa akin. Ay, ito po, ano, stock ko lang ito kasi just in case na sumakit uli yung paanong asawa ko, yung magkaroon ng gout, pinapainom ko. Mga after 3 days, 4 days, ganyan, di-stop na siyang minom. Pero ngayon, hindi na sumasakit. Medyo matagal na rin. Kaya lang, pandemic. Kaya ano, nakita ko, nag-anok sa online. Hindi kasi ako pumapasok ngayon. Kaya nag-online ako. Meron pala sa online. Kapareho po. Kaya nakabili po ako nito sa online. Pero ano, sa Pasig, talaga ko po ito binibili. At dalawang story yung binibili ako doon. Pag wala yung isa, doon sa isa. Nag-try na din po ako nito. Na-try kong uminom ng 1 week. Kasi marami siyang use eh. Kaya po pala ako uminom nito, minabasa ako ditong strengthen muscles and bones.
Tapos, circulation of blood, bone ache, hand, knee, palsy, muscle and bone without strength. Yun. Kaya po, kuminom nito. Mga 1 week. Okay naman po. Wala man akong naramdaman kong ano. Pero ang ano talaga nito yung asawa ko, doon sa gout siya gumaling talaga. Ang sinasabi po dito, ano ito, heal liver and kidney, lumbago, nostalgia fit and knee cramp, spasm. Ba, marami po palang ano siya, pwedeng gamutin. Kaya, pero ang talagang, kaya po may masawa ko dahil doon sa kanyang ano, gout. Yung po ang kanyang ano, ang main ano dito, yung kaya siya umiinom. Main purpose. Tapos, mga after 3 days, nawawala na, hindi na po siya umiinom. Pero, ngayon, matagal-tagal na siyang hindi nagkakaroon. Mga 3 months na yata. Kaya lang, bumili pa rin ako. Minsan kasi, may napupunta dito sa amin, naghahanap ng ganito yung mga nasabihan ni Mama Ik na bumili. Kaya yun, pagka meron pong nagtanong, binibigay ko ito. Kasi masakit po talaga yung my gout. Ganoon yung asawa ko, 2 weeks hindi siya nakalakad. Tapos, minum siya mga 3 days, nakakalakad na siya. Ang sakasaka talaga nun, hihila niya yung paa, mahirap lumakad papuntang toilet. Kaya, laking pasasalamat ko nung mapainom ko siya nito at naging kaibigan ko na pati yung magtitinda nung ano, nung doon sa drugstore kasi lagi ako nagpupunta sa kanya para bumili. Hindi lang para sa asawa ko, kundi sa iba pang mga tao na mayroon sakit na gout. Pero nawawala po. Sasabi ko lang, marami rin natulungan itong herbal medicine na to. Kaya yan po ang kwento niya. Kaya sa pagtatanong ko doon sa Chinese drugstore, kasi may tinda din silang iba-iba eh. Doon nga ako may binili ng vitamin C at vitamin E na Kirkland ang pangalan. Kasi maganda rin yung vitamin E at vitamin C. Ito pong gamot na eh, based on my experience. Kaya lang po nagsishare ko sa inyo. At hindi lang asawa ko ang nagamon dito, pati yung mga kaibigan ng tito ko at yung kakilala ko doon sa office namin sa Pasig. At marami na rin siyang natulungan. So hanggang dito na lang po. At sana po ay kung may ano kayo, make out, pwede rin yung inumin ito. Kasi po na-try ko na ito. Na-try na po ng asawa ko at na-sure na po siyang kumaling. Salamat po sa panonood ninyo at sana po ay at mag-subscribe na din po kayo para po at hit the notification bell para updated kayo sa aking mga ia-upload pa. Maraming pong salamat sa inyo sa panonood at sana po ay may natutunan din kayo sa panonood sa akin. Thank you po. See you po again. Bye po. See you again.